makalabas dito. Baka nakakalimutan mo. Magsasama tayo habang buhay dito. Ano ako nakita si Michelle? Tatakas ka. Nakita ko na yung titigan na sinasabi mo! Oo, oh, sabi ko naman sa'yo eh. Sanay itong mga mata ko sa mga bagay na ganyan. Sila na kaya yung... Sayang nga at hindi siya nakita ni Jennifer. Siya lang makakapagpatunay kung talagang siya yung doktor na yon na nakita niya. Nakita ko po siya, Lola. Siya po nakita namin ni Tita Lynn at sa ospital. Kaling mo naman, Jennifer! Si Jacob, Sandra, nandiyan ba? Sinabi ko na nga, Abe. Mahal mo pa rin ako. Umalis po si Tita Lynn at si Tita Claire. Pupuntahan daw po nila si Aling Sandra at si Tito Jacob. Kasama po nila si Tatay. Oh, walang ya sila. Niloko nila ako. Bakit ba parang sigurado ka nang niloko ka? Pwede ba? Tumahimik ka nga. Magpasalamat ka at sinama ka pa namin. Kahit kaibigan ka pa ng ahas na yon. Hindi siya nangaagaw. Sana nga. Nako, Maria. Ito na yung sinasabi ko sa'yo, pagsabog ng bulkan. Ayok kayo. Ayok kayo! Ayok! 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 Bakit yung pinaawi ang nanay ko? Ahas ang nanay mo! Ahas! Oo, nagkamali ako. Aalis na ako sa bahay na to. Aalis na kami ni Michelle. Hindi ako papayag. Anong hindi? Sinabi ko na sa'yo, hindi kita mahal. Hindi mangyayari mo. Mangyayari na! Dahil alam ko ang sikreto mo! Lola, okay ho kayo? Eh, di ba malumaho ang sakit niyo? At bakit pa ako magpapanggap? Eh, ngayon pa na alam ko na na manluloko tong babae na ito! Lola, huwag niyo naman po akong balik na rin. Wala akong ginagawang masama. Sino mo ba sa atin ang nagpanggap na may sakit? Sino mo ba sa atin ang pinaniwalang mamamatay na siya para magawa lang niya yung gusto niya? Kung hindi ko pa alam, ginagawa mo yung para konsentihin tong dalawang to eh. Lola, hindi mo ba naisip ikaw din yung nagpilit na makikasal kami dalawa ni Jayco? Hindi mo ba naisip yung anak namin? Lynette, tama na! Wala kang karapatang pagtaasan ng boses si Doña Ana! Pinagtatanggol ko lang po ang sarili ko. Ang karapatan ko bilang asawa ni Jacob. Oh, really now? Kailan ka pa naging concerned sa pagiging asawa ni Jacob? When all this time, wala kang ginawa kundi lokohin siya. You and that doctor of yours! Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung maduming balitang yan. Hindi yan totoo. Lola, huwag mo naman ibintang sa akin yung ginagawa ng apo nyo at ng babaeng yan. Sila yung malinaw na nagtataksil, hindi ako. Itanong nyo kay Claire, kay Manny. Huli-huli ko po sila. Mommy, bakit nyo po ba ginagalit ng mami ko, ha? Daddy, baka yun po kami nililoko? Drama. Alis ka, Sandra? Manny, lalo lang gumugulo yung sitwasyon eh. Dapat matagal na akong umalis dito. Kung alam ko lang na wala pala talagang sakit si Doña Ana, dapat umalis na ako dito. Hindi na ako dapat nagtagal dito. Hindi na dapat nangyari kung ano pa man yung nangyari. Pero, Mami... Nanay Michelle! Nanay ang itawag mo sa akin! Nanay o Mami, napareho lang po yun. Kasi po, pag umalis po tayo, o hindi, susundan pa rin po tayo ni Daddy. Kasi po, ikaw po ang tunay niyang mahal. At saka po, saan po ba tayo pupunta? May punto ang bata.
Sandra? Sandra? Mag-usap tayo. Ayusin natin to. Maayos natin to. Talaga, oh. Pinag-alala nyo lang kami. Akala talaga namin mawawala na kayo sa amin. Ano po ba talagang pumasok sa isip nyo at nagawa nyo magpanggap na may sakit kayo at mamamatay pa? Please, Desmond, kindly stop the act. Kung di ko pa alam ano na masayang-masaya kayo nung nalaman nyong mamamatay na ako. Lola naman, ano naman ang ikatutuwa namin dun? Eh, alam niyo naman yung mahal. Oh, whatever. Pwede ba? Huwag niyo na akong bulabulahin, no? Mas magiging masaya ako kung sasabihin niyo sa akin yung totoo, yung katotohanan. Oh, maming kayo, anong alam niyo tungkol diyan kay Lynette at yung lalaki niya? Oh, Albert? Speak up! Wala ako. Oh my God, pili ka na nga, Maria. Ay, ang hirap kausap. Mali yata ako na nagsumbong ako. Ano ko ba, Jennifer? Tama na ngayon. Sila naman matatanda ang magulo. Ah, kure ka dyan, Tonton. Kaya kayo mga bata, ha? Huwag kayong gumaya sa kanila. Lihiman ang lihiman. Panggap dito, panggap doon. Eh, mas mabuti na yung totoo, diba? Toby? Ewan ko sa'yo. Ang akala mo siguro, hindi ko nakikita yung mga malalakit na tingin sa'yo ni Dudong. Uy, nagsiselos ko niya. May kapoy eh. Nagsiselos ka, Toby. Aminin. Matulog na tayo. Kota na tayo sa drama ngayon. At sigurado, tiyak, marami mangyayari bukas. Si Jennifer ah. Nagsiselos ko. Tingnan mo yung taong yun. Sinabi na nga magpakatotoo. Eh, ayaw pang umamin na nagsiselos. Diba? Asa? Eh, Ate Tintin, bakit po ganun? Minsan, yung mga tao nagpapanggap, tapos ayaw nila sabihin yung totoo. Eh, kasi minsan, may mga bagay tayong gusto na nakukuha lang sa pagpapanggap. Eh, kapag nagpakatotoo naman, ay masasaktan. Masasagasaan. Sadyang ganyan lang talaga, Jennifer. Kaya ako nga, ayaw ko na. Gusto ko, ayaw ko lumaki. Este, ayaw kong tumanda. I want to stay forever young. Iring! Ano pong iring? Ang pusa po yun. Pusa yun. Ano? Iniimbestigahan din ba kayo matanda? Eh, ano pa nga ba? Buwisit talaga. Eh, pati kami sabit. Kasalanan mo kasi ito eh. Kaya ako sa'yo, huwag na huwag mo nang kitain yung doktor na yan, ha? Total, hindi na natin mabubuking si Lola. Oo na, hindi na ako makikipagkita dun sa lalaking yun, no? Basta ha, yung plano natin sa matanda, tuloy pa din. Eh, kailan ba kasi effect yung gamot na iniinom na matandang yan? Nakikita ko naman, iniinom niya. Eh, ba't ganun? Parang wala naman nangyayari. Eh, baka naman kasi may lahi kayong masamang damo. Ganun? Eh, ano pang tawag sa lahi niyo? Oo. Teka lang ah. Tama na yan. Si Sandra at si Jacob ang kalaban natin dito. Hindi yung tayo-tayo. Paano? Anong gagawin natin? Kung inaakala ng Sandra yan, nakakalamang siya sa akin. Nagkakamali siya. Pati yan si Lola Ana. Nagkakamali siya ng kinakalaban niya. Ay, naku, paano yun, Ana? Para atang napaaga na nasabi mo wala kang sakit, ano? Tamo, tama si Lynette. Wala tayong kalaban-laban sa kanya. I won't worry about it. I'm sure we'll find dirty linens in her closet, if you know what I mean.
Ang importante ngayon, sumabog na yung bulkan na matagal ko nang iniintay na sumabog. Si Sandra at si Jacob ang tinutukoy mo. But of course, hindi ba sinabi ko naman sa'yo, hindi nila matitiis ang isa't isa. Eh, kaso ngayon, parang binibigyan mo pa ng bala si Lynette para sa dun sa dalawa eh. Okay na yun. I must say, I love the challenge. O nga pala, si Jennifer, I need to talk to her. Pinatawag ko na, hinatid lang doon sa gate si Manny. Okay. Lola Ana, bakit po? Pinapatawag niya daw po ako. Come, come. Naku, kanina pa kita hinahanap. Kasi hindi pa kita lubos na napapasalamatan for your valiant act. Ano pong valiant? Ano ko, Jennifer? Kapapangan yun. Kasi nagsabi ka ng totoo. Jennifer, anong gusto mo? Kahit anong reward ibibigay ko sa'yo. Wala naman po akong hinihingi kapalit, Lola. Di ba po ang paggawa ng tama, walang kapalit? Oh, ang bait-bait naman. Kabait-bait naman itong aking, oh, little girl. So sweet. Thank you, thank you, thank you. Simeon. Oh, narinig ko usapan ni Buboy, ah. Balak mong tumakas? Kamag-alala. Hindi naman kita isusumbong eh. Yan din ang plano ni Bossing. Sino Bossing? Hindi mo pa siya kilala. Kung gusto mong makawala dito, kailangan makilala mo siya. Pero kailangan buo loob mo. Hindi basta-basta kriminal yun. Sige, pakilala mo ko dyan sa Bossing na. Para makalabas na ako dito. Ito yung maghina ko eh. Alam kong mayroon ng iba. Aksidente to? Huwag ka mag-alala. Doon ako sa kabilang sulok matutulog. Isip bata. Splat. Kasan ko rin ay kung sinong nasa puso ko. Hindi dapat tayo nandito. Lalong-lalo na ako. Saan ka pupunta?
Akala mo ba papayag ako kung umalis ka? Hindi ako papayag. Jacob, kailangan kong umalis. Masyado nang masikip tong bahay na to para sa aming dalawa ni Lynette. Kailangan ko ng panahon para huminga, para makapag-isip-isip. Pag-isipan. Pag-isipan ng alin. Huwag mo sabihin pinagsisiyam mo lahat ng mga nangyari sa atin. Dahil ako hindi, hinding-hindi. Ipaglalaban kita, kayo. Huwag mo naman ako iwan sa gitna ng laban na to. Jacob. Sandra, alam ko nahihirapan ka na. Pero ginagawa ko lahat para mailagay lahat sa ayos. Kahit na anong gawin mo, hindi-hindi ka ipauubaya sa akin ni Lynette. Hindi-hindi siya aalis dito, Jacob. Kausapin natin ang Lola. Kausapin natin bukas. Matulog na, ha? Apo, ate. Tara na. Oras na, wala Tada! Ay, Michelle! Naku. Sige na, magmerienda ka muna. Alam ko, ikaw ay gutom. Maria, merienda kayo. Sige na. Jacob! Aris ka? Oo, Lola. At isasama ko Sandra. I'm really sorry, Lola. Pero kung di natin makumbinsi si Lynette, kami nilang aalis, si Sandra. Sandra, let's go. Sandali, Jacob. Wala tayong pinag-usapan ganito. I'm sorry, Jacob. Pero hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Hindi ko pinagsisisihan lahat ng nangyari sa atin. Pero kahit na anong sabihin mo, mali pa rin yun kasi kasal ka pa rin. Hindi natin pwedeng ituwid ng isang pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Mabuti naman, Sandra, at naisip mo yan. In fairness sa'yo, ha? Nag-iisip ka pa rin pala. Lynette, please. Huwag ka na magmatigas. Hindi ko na makipapabayaan ni Kalile. At ako? Paano ako? Jacob, asawa mo pa rin ako. Ano gusto mo? Bigyan ko na lang kayo ng permiso ng babaeng yan na magsama? Ano kayo, siniswerte? Lynette, please, listen to me. Hindi, Lola. Kayo ang makinig sa akin. Kung ipipilit ni Jacob ang gusto niya, dadaling ko to sa korte. At kung ibabae ni Jacob ang babaeng yan, isama niyo pa yung nakita ko kagabi. Malinaw na pakikipag-apid yun. Pwedeng-pwede ko siyang kasuhan. Makukulong ka. Gusto mo ba yun? How dare you? No, Lola. How dare you? Malinaw naman na mas kinakampihan mo yung babaeng yan kaysa sa akin, eh. Talo-talo na ako dito, eh. Kaya lalaban ako hanggat kaya ko. Hoy! Sip-sip ka! Ikaw pala nagsabi kay Lola Ana na merong ibang lalaki si Mami, ha? Huh? Wala akong sinabing ganun. Ang sinabi ko lang, makita ko sila nag-uusap. Oo, dun sa maliit na kwarto. Kahit pa. Dahil sa'yo, lalo nilang kinakawawa si Mami. Kampi ka talaga sa mission na yun, no? Kampi ka sa mga agaw ni Daddy. Pwes, ikaw naman nakakalbahin ko! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na!
Sandra. Pwede ka pa namang umalis ng bahay. Yun nga lang, hindi ko papayagang sumama sa'yo si Jacob. Pwera na lang kung gusto niyong magsama sa kulungan dalawa. Nani Maria! Nani Maria! Nani Ana! Diyos ko, ay! Nakaaway po yung mga bata. Si Jennifer po, si Kalina, nandun po sa labas. Nag-aaway po. Di ko po maawat-awat. Ano? Opo. Kalina, tama na yan. Tama na yan, Kalina. Tama na, Kalina! Kalina! Hey, hey, hey! What's happening here, ha? Ikaw, Kalila, ano na naman itong ginawa mo? Ha? Ano? Bakit anak ko agad pinapagalitan nyo? Bakit wala't po niya sasabihin ni Jennifer na niniwala po kayo agad? Mommy, si Jennifer po nagsubong kay Lola Ana na meron po kayong masamang ginagawa. Nagkakampihan po sila. Parang palis po tayo sa mansyon. Ikaw na bata ka. Sumusobra ka na, ha? Kali-kalina! Stop it! Stop it! Ayoko nang maingay. Ayoko nang gulo sa pamamahay ko. Lynette, I want to talk to you. Now! In my room! Now! Gulo! Okay ka nang ba, Jennifer? Naman. Muntik pang mabaliktad ng ate mo si Tito Jacob against everyone. Eh siya naman itong may ginagawang kalokohan. Ngayon si Tito Jacob pa yung underfire. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin na palabas ng ate mo na si Tito Jacob ang masama kahit siya naman yung may ginagawang evil. Ano bang gusto mong sabihin, Kyla? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Look, I know about your ate and that doctor, Gemma. To think na pinagkamalan ko pa siyang boyfriend mo. Yun naman pala sa ate mo siya. At real dad pa ni Kalita. But don't worry. Hindi ko naman ilalaglag yung ate mo eh. Your secret's safe with me. Anong kapalit? Grabe ka naman. Iniisip mo kagad, hihingi ako sa'yo ng kapalit. So, you mean nawala? Well, now that you gave me an idea, why not? Don't worry. Small favor lang to. No biggie. Michelle, hindi ka pa naawa kay Jennifer? Huwag mo sabihin sa akin, nagsiselos ka na naman. Eh baka naman po tayong lagi pag-initan ng burong nani ni Kalila. Nakita niyo naman po, galit na galit po siya sa kanya. Pag inalagaan niyo po siya, lalo pa po tayong patay sa kanya. Michelle, saan mo ba nakukuha yung mga sinasabi mo na yan, ha? Kanino ka ba nagmana? Hindi ko na gusto yung tapas ng dila mo, ha? Jacob, kumusta na si Kalila? Andun, inaalagaan natin sa kwarto, main pa rin ulo. Okay lang po yun. Maayos din po yun. Tito Jacob, Aling Sandra. Dali nga dito. Ang anghel sa bukas, sa punan. Ikaw ang subo ng may kapal, sagot sa aking mga dasal. Ikaw ang tanging makal, hinawi ang... Here is 50 million. Kapalit ng kalayaan ng apo ko at katahimikan sa bahay na ito. Take it!
insulto niyo ako masyado, Doña Ana. Oo, dati bayaran ako. Pero hindi na ngayon. Ano ho bang akala niyo? Pera lang ang habol ko kay Jacob? Natutunan ko ng mahalin si Jacob. Ama siya ng anak ko. Kaya kahit anong soho lang gawin niyo sa akin, hindi ko siya pakakawalan. Sundan mo pa rin yung doktor na yon. Humanap ka ng kahit na anong katibayan na may koneksyon sa Linet na yon. Kapong pa ako sinusundan ito eh. Buntot ng buntot, di ako makaporma. Mamanigas ka. Pupunta ako dyan, dyan ako maniningil. At mapapadali ang paghahanap nila ng preba laban sa'yo. Sige, subukan mo ako. Sige lang, tanda. Inumin mo lang ng inumin niyang bitamina mo nang guminhawa ng buhay namin. Hindi mo lang alam kung gaano kita gustong yakapin ngayon. Para kahit konting sandali pa, kasama pa tayo. Nay! Hindi ko po pababayaang maipit si Jennifer. Sigurado po ko pag-iinita ni Lynette ang bata. Kaya naman pala namumuti ang mata ko kakaantay si Jacob eh. Kailangan ko na po talagang kumilos. Kukunin ko na po si Jennifer. Love you, baby. Love you.